na imbag nga malamkad na kayo amin, Apo. Jesus here! Welcome back to my channel! Sa mga bago pa lang po sa aking channel ay welcome po! Huwag po natin kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Yan! Oh, ayan ha, naligo pa ako para mabango ako sa harap nyo. Makakamoy nyo ba ako dyan, diba? So, kanina ang aking pong nasabi, ang nasabi ko ay isang greetings mula sa Ilocos. So, last time ang ating pong pinag-aralan ay, ang aking pong share sa inyo ay about sa mga basic na mga tanong pagka napunta ka or napadpad ka sa Ilocos. And ngayon naman, ang ating pong pag-aaralan or ang aking pong i-share sa inyo ay about sa mga greetings or yung mga bate, mga good morning, mga ganon, mga good day, hello, mga ganern, di ba? Let's proceed to our topic. Ah, may maano pa, tingnan mo. Greeting number one. Yeah. May notes po ako ha, baka kasi ako yung magkamali, mapagalitan tayo ng mga Ilocano. Though Ilocano din po ako, baka lang may magalit, ganun. Kasi nga mali ako, huwag naman sana, diba? Number one is, naimbag abigat. Ayan o, nandyan naman mga spelling or kung paano siya naisulat, mga ganun. So, naimbag abigat is good morning or magandang umaga kung sa Filipino pa, sa ating mga sa Tagalog. Filipino po, Filipino yung Tagalog. Yan. A yung ginamit, a, or naimbag abigat kasi yung a, yun po ay isang indefinite article. So, ano, nasa gilid natin dyan, ayan, yun dyan. Yan po yung ibig sabihin ng indefinite article. Pag a, di ba pag a yung ginamit natin, or a, yan. Ang kasunod po niyan is consonant. Consonant, yung mga letters b, b sound, mga c, c sound. Sound po ang pinaka-importante, hindi yung letters. Kasi yung sound, minsan po, di ba yung r, R na H-O-U-R. Diba? H yung simula nun. Pero ang pagbasa po natin dun ay our or our. So, ang ginagamit po natin na indefinite article doon is an. Ayan po. Oh, nandyan din po sa example niya. Yung example po nun ay yung, yun po yung pinagkaiba ng sa a at saka yung an. Ayan. So, tapos na tayo sa ating indefinite article. Example number one. So, yun nga pala ay naimbag a, kaya a yung ginamit kasi yung next po na word ay nagsisimula sa consonant. Bigat. Yun. Bigat. Naimbag, which means good or maganda. Magandang. Ganyan. Yung a naman po, yun nga po yung indefinite article natin na ginamit dito. And then, yung bigat is morning or umaga. Greeting number 2. Number 2. Naimbag nga aldaw. Ito naman po, nga naman ang ginamit. Naimbag, which means good or maganda. Maganda. And then, nga, kasi naman, yung kasunod niya na po ay vowel. Yung tunog ng sasabihin natin. Naimbag nga aldaw. A, di ba? Aldaw, di ba? A, E, I, O, O, yun po yung vowels. So, kaya nga naman yung ginamit dito, nga, kasi aldaw, which means araw, and yung aldaw na yon ay A ang simula, or vowel. Ayan, ang ating pong greeting number 3 ay naimbag Arabi-E. Arabi-E. A po ang ginamit, kasi R yung kasunod. Consonant sound siya. So, Rabi'e means gabi, naimbag, magandang, or good. So, yun po yung naimbag Arabi'e, magandang gabi. Yan, yung isa pa pong term or isa pa pong ginagamit kapag papati ng good ear ay naimbag asardum. Sardum kasi yung palubog na yung araw, parang yung din siyang magandang hapon, pero diba nga, pag palubog mo yung araw,
sunset na. So, parang gabi na yon. So, stardom. Yun naman po yung term na ginagamit. And, yung last po dito na ating greeting ay the impact of a love. Yun naman po ay good afternoon or magandang hapon. Na impact a, kung papansin niyo po ay yung mga a, na, mga ganun. Yun po yung mga indefinite articles natin. Naimbag ama love, which means magandang hapon nga po nasabi ko kanina. Kung papansinin niyo po ano, merong mga naimbag, kung sa English nun ay naimbag good. And then pagdating sa Filipino naman is maganda. Na ang maganda sa Ilocano ay napintas. Diba? So, dito po natin pinapasok yung yung using of terms, kasi depende po yan sa terms or terminologies na mga ginagamit natin. So, ganun po yun. And, bonus words. First, hello is kablaaw. Hello, kablaaw. Pero ang kablaaw po ay ginagamit po siya ng may kasama pong ibang mga words pa. So, magiging phrase na po siya. Wala po siyang, as in na hello lang, kablaaw, ganon. Diba? Hello, kablaaw, ganon. Hindi po siya ganon. So, yung kablaaw is may kasama pa po siyang ibang words pa. So, magiging phrase po siya, hindi po siya isang word lang. And, next po, number 2. Saranghe, I love you, mahal kita. Ang Ilocano po niyan ay, ay ayatan ka. Ay ayatan ka. You know, ay ayatan ka. Baby, wow. Walang forever, mag-break din kayo. So, yun po yung mga greetings natin ngayon. Kung gusto nyo pong aralin pa ulit yung iba pa po nating mga words, comment nyo lang po sa baba. And yung mga spellings, mga ganon, dito sa baba, sa ating description box. Yun. So, once again, naimbag na malam ka na kayo amin. And thank you for watching. I'm Shinesis. Yan. Nawa po ay may natutunan kayo. And God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. See you on my next